Limang taon na po ang nakalilipas. Isang pangbibiyag o hostage taking ang naganap din sa loob naman mismo ng Taguig Regional Trial Court. Yan ang naging mitya noon sa utos na revisahin at pahigtingin ang seguridad sa mga korte. Pero hindi pa rin nagtatapos ang mga insidente sa loob pa rin mismo ng ilang pang ibang mga korte. Narito ang pagtutok ni Emil Sumangin. March 13, 2007, nang hostage ng apat na tao sa Taguig Regional Trial Court ang stuntman na si Almario Villegas. Nagalit daw ito nang hindi pumayag ang kalaban sa kaso ng kanyang nobya na ipagpaliban ang pagdinig kaugnay sa isang property. Meron din po. Pati ang aktor na si Robin Padilla, sumulpot para tumulong sa negosasyon. Napasugod din sa RTC si Noy Chief Justice Raylato Puno. Pero inabot pa rin hanggang kinabukasan ang hostage crisis. Sa huli, nailigtas ang apat na hostage. Patay naman si Villegas matapos makipagbarilan sa mga pulis. Makalipas ang apat na buwan, ang Quezon City RTC Branch 88 naman ang binulabog. Matapos niyang batuhin ng bote ang judge, tinutukan naman ng screwdriver ng suspect na si Alan Carbunco, ang isang stenographer na pinawalan din matapos ang 15 minutong negosasyon. Nobyembre noong 2017, nang barilin ni Roberto Tubale ang kanyang may bahay at ang abogado nito sa loob mismo ng Las Piñas RTC, Branch 199. Naghihintay noon ang dalawang biktima na magsimula ang hearing kaugnay sa annulment case ng mag-asawa. 2008 naman, naghihintay sa pagdinig sa kasong murder sa Manila RTC Branch 19 ang dating alkalde ng Sapang Dalaga, Misamis Occidental na si Ray Yap. Nang biglang mamaril ang isang inilalang gun for hire na agad nakatakas. Patay si Yap habang sugatan ang kanyang bodyguard. Tinamaan din ang ligaw na bala ang isang babaeng dadalusana sa ibang hearing. Dahil sa nangyaring makarasan, ilang beses nang nakwestiyon ang ipinapatupad na seguridad sa mga korte. Emil Sumangil, Nakatuto, 24 Horas.